kasi noong nakaraang mga araw, sumasakit ang sikmura ko, mahapdi. Hindi ko alam kung overeating, hindi ko alam kung nagde-develop ako ng ulcers, pero from time to time, hindi naman everyday, pero madala yung interval, sumasakit ang sikmura ko. Ito na yan, kagabi ay nakapagluto na ng ilan, pero parang mas matabang, kaya dadagdagan ko ang luluto ngayon. Kasi kulang eh, medyo matabang. Kailangan yung pait, yun ang mas nakakatulong para sa ginagamot mo dito sa dahon ng kainito. Siyempre, tulad lang lahat ng pinapakulo. Papakulo lang. Lalagay lang yung dahon sa pinapainit na tubig. Mamaya, pag kumuluto at kapag iinumin ko na, tsaka natin pag-usapan, ano ang benefits nitong dahon ng kainito na pinakulo at yung pinagpakuloan ay iinumin. Ayan. Kumukulo na. Pero mas pakukuloan pa natin para mas kumatas yung dahon para mas mapakla, mas maganda. Tara, kuha na tayo. Kulay parang pula. Habang iniinom ko to, pag-usapan natin kung ano ang kanyang benefit. Dahon lang ng kainito, kahit saan, makakakita tayo. Lalo na pag sa Pilipinas, mas madaling makahanap ng kainito. Punta ako dun sa upuan ko, pag-usapan natin kung anong benefits nito. Habang ini-enjoy ko itong pinakulong kainito leaves, ay pag-usapan natin kung ano ang benefits niya sa lahat ng mga iinom. Actually, kaya ako to ininom, yung isang kamag-anak namin, yung tatay daw niya, senior citizen, ay hindi na minom ng gamot sa kaniyang ulcers dahil sa pag-inom regularly ng pinagpakuluan ng kainito. Kasi noong nakaraang mga araw, sumasakit ang sikmura ko, mahapdi. Hindi ko alam kung overeating, hindi ko alam kung nagde-develop ako ng ulcers, pero from time to time, hindi naman everyday, pero madala yung interval, sumasakit ang sikmura ko. So ang isang ginagamit kong panggamot ay ang pinagpakuluan ng dahon ng kainito, ang mabisang at epektibong paraan sa akin para mawala ito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano pa yung ibang benepisyo batay sa mga researches, batay sa mga studies. Una, ayon dito sa binabasa kong article na ginawa nung isang Ayurvedic expert, Dr. B.N. Sinha, no? Na sabi niya, boiling the leaves and consuming them is believed to be quite beneficial
may ilan siyang mga nilista rito na pwedeng pag-isipan o gawin. Ako kasi iniinom ko lang yung pinagpakuluan. Hindi ko pa sinubukang kainin yung dahon mismo na pinakuluan. Pero kung kakainin daw, consume the leaves, ay makakapag-regulate ng sugar in the body. Dahil fibrous nga itong dahon na to, kung kaya't ini-slow down niya yung absorption ng sugar sa katawan. Number 2, prevents aging of the skin. So, ibig sabihin, hindi masyadong bibilis ang pagkulubot ng katawan natin. Keeps the heart healthy. Tumutulong din ito na gawing malusog yung ating puso. Yung kanyang potassium at saka magnesium, no, na present in high qualities dito sa mga dahon na ito, tumutulong upang ma-relax yung muscles ng heart. Diba? Ang ganda, ang galing. Gives the body overall strength and power. Pampalakas pala ito. Napapadagdag ng lakas. Boiling the leaves in half a cup of water and consuming the mixture every morning. No, this is very important. Yung pinagpakuluan, inumin daw isang cup every morning, keeps your metabolism rate at energy levels up. Ibig sabihin nito, makakatulong din ito ng pag-lose weight. Kasi aayusin niya, i-regulate niya, pabibilisin niya, yung metabolism rate at energy levels up. Pag malakas ka, mas marami kang energy, mas makakilos ka. Kung nag-exercise ka, mas marami kang exercise na pwedeng gawin. And also, it helps flushing out of toxins from your body and you feel more energetic and powerful. Heal wounds. Number 5. Heal wounds. The juice of leaves can be applied to heal wounds as it has anti-inflammatory properties. Yung dagta, oyo, kung lindigdigin mo to, yung kanyang katas, pwede itong mag-heal ng wounds. So far, dito sa binabasa kong maikling article, yun ang binabanggit niyang mga tampok na mga benefits. I-enjoy ko muna itong aking kaimito juice. Kaimito tea. Sarap. Meron siyang pakla. Mas masarap ito kapag ka sugurado, kapag ka nilagyan ng honey, kapag nilagyan mo siya ng lemon, mas magiging masarap siya. Pero mas gusto ko siyang ganito. Ito lang yung lasa niya. Parang nararamdaman ko talaga yung kanyang parang may dagda na naiiwan sa bibig, sa loob ng bibig ko. May naiiwang mga dagda. Wala siyang pinagkaiba sa dahon ng bayabas kapag ka pinakulong mo rin. Parehas lang sila. So, hanggang sa susunod na mga health tips mula dito sa channel natin.